guys! So welcome back to my channel. It's me again, Lhei, and nagmamahalay sa inyo. And for today's vlog, isa na naman po makabuluhang topic ang pag-uusapan natin ngayon. And alam ko, gustong-gusto niyo yung mga ganitong topic eh, di ba? It's all about skincare, mga ganyan, kung hindi makeup skincare, di ba mga girls, ganun yun. May mga mangilan-ngilan kasing nag-text sa akin, nag-chat, and tinatanong nila, tong product na to, kung na-try ko na ba? Gusto nilang malaman yung effectiveness or kung totoo daw ba yung kliniklaim ng product na to. So yun na nga, kung mapapansin nyo, parang 1 month since the last time na nag-upload ako ng video. So 1 month na yun, trinay ko talaga tong product na to. And I am glad to share with you my experience about this product. Hindi ko na patatagalin. Without further ado, let's get started. Disclaimer lang po, all the things that I'm going to tell in this video are based only on my personal experience. And this video is not sponsored. At saka sa iba po or sa inyo pong gustong gumamit ng any of the products out in the market dahil napakarami nga naman talaga. Mas better or mas the best na mag-consult kayo sa dermatologist nyo or sa mga skin experts para malaman nyo kung ano ba talaga yung mga products na babagay according to your skin type. Kasi lagi ko sinasabi, di ba, hindi naman tayo pare-pareho ng skin type pwedeng maging effective sa akin tapos sa inyo hindi. So para walang sisihan and for safety purposes na rin. So without further ado, let's get started. Let's talk about this product. So, ipapakita ko na nga. So, ito siya. Yan. This is Bonnè Spa Milk Salt. I don't know how to pronounce it correctly kung Bonnè ba or Bonnè. Pero, most of the users, ang kung talaga nila dito, pronunciation nila is Bonnè. So, I'll pronounce this as Bonnè also. Yan. So, this is Bonnè Spa Milk Salt. Ganitong itsura niya. Sa taas, may makikita po kayong nakasulat na triple white. Ganyan. Number one, super brands. Ganon. Tapos, sa baba nun, nandito, nakalagay is moisturizing, whitening, smooth, and baby skin. At nandito na rin kung ilang grams siya. 350 grams. And at the back of the packaging, you can see 3 circles here. Parang may 3 bilog eh. Sa first na circle, nakalagay is underarm. Second one is exfoliating. And then the last one is the bikini line. And then beside nung ano, under yung first circle, may makikita kayong expiration date. So, dun yung makikita. Manufacturer's date, ganun, expiration date, ganun. Dun mo na siya makikita. And then, the direction is already here. The ingredients, of course. This product is made from Thailand. So, alam naman po nating lahat na pag made from Thailand is magaganda talaga yung mga products nila. And very effective talaga. Itong ginagamit ko is nakalagay siya sa pouch. Actually, dalawang version to. Yung isa, wala siyang cap. Ito namang gamit ko, itong hawak ko, is merong twisting cap. Itutwist mo to and then ma-open. Siguro, kaya siya may ganito para siguro makontrol ng users kung gaano karami yung product na ilalagay niya sa kanyang palad every time na kukuha siya ng product na to. So, parang ano siya, diba? Good idea na rin na merong ganito. Actually, meron din yung nakalagay siya sa parang plastic bottle. Hindi plastic bottle, pero plastic container. Ganun. Okay din na gamitin yan. Kaso, mas pricey ng konti. Kasi nga nakalagay siya sa magandang container. Eh, ito plastic lang naman. Pouch lang naman. So, yun na nga. Pag inopen mo tong Bonnè na to, ang itsura ng laman niya is ganito. Para siyang salt or parang sugar. Pero, mas fine nga lang kesa sa salt and sugar. Ganyan siya. And, kapag inamoy mo, amoy ano siya? Amoy parang milk, ganon. Parang feeling mo nga after mong gamitin to is feeling, ano ka, baby. Ganon yung amoy. Tapos, tawag dito, ang soft. Talagang ang soft talaga sa balat. Promise. Hindi dahil gusto ko lang, ano ka, parang i-ano tong product na to promote. Talagang, honest review po to, based sa personal, itong saging anak. Based sa personal experience ko talaga, every time na ginagamit ko to, ang bango. So, ganito siya. And then, yun, tuturo ko kung paano gamitin itong product na to. So, dapat, make sure na wet yung skin mo. Hindi mo siya pwedeng gamitin na dry yung skin mo. Kasi paano nga naman kakapit yung product? Kung, di ba, kung dry yung balat mo, edi nag-scrub ka pa mga besh. Kung nahuhulog-hulog na din lang, edi sayang naman yung pera mo, di ba? So, saan napunta yung product? Sa semento, sa floor, di ba? So, hindi dapat ganun. Make sure to wet your skin first before applying this product. Tsaka konti lang yung kukunin mo. And nakalagay dito sa direction na you're going to leave the product for 3 minutes. Ganun. Huwag ka nang mag-exceed kasi parang mas better talaga kung susundin natin yung directions or instructions na nakalagay sa product.
So, yun na. 3 minutes lang. Kasi kapag nag-exceed ka, since parang salt to, medyo makaka-feel ka ng parang medyo makati na mahapdi siya. Di ba? Kunwari, sa dagat, di ba? Kapag magsuswimming ka, since ano nga yun, salty water, di ba? Minsan mahapdi-hapdi pa nga sa balat natin. So, parang ganun din yun. Kasi nga, salt, yun na. Parang salt to. So, huwag ka nang mag-exceed sa 3 minutes. Okay na yun. 2 to 3 minutes is enough. And then, kapag ginamit mo tong product na to, make sure na hindi masyadong mabigat yung kamay mo every time that you're going to apply this product on your skin. Iaano mo siya dapat, circular motion ang pag-apply. And then, ia-apply mo tong product na to sa mga areas na you wanted to lighten up. For example, your nape, your batok mo, yung armpit mo, elbow, knees, and then even your inner thighs. Ladies, alam po gustong-gusto nyong magsuot ng swimsuits, ganun. Pero minsan, nagiging problem natin, di ba, yung dark areas, I mean, yung inner thighs, bikini line. So, this product would help us to, of course, lighten up our skin. Kapag, syempre, ang paggamit natin dito is tama. And madalas, kasi alam nyo, minsan sinisisi ng ibang tao na sabihin nila sa vlogger na nag-review ng product na hindi naman totoo yung product na to. Ganito, ganyan, ang daming sasabihin. Syempre, ang paggamit ng mga product ko, hindi siya parang magic na, kunwari ginamit mo today, tomorrow maputi ka na girl, or tomorrow wala na yung mga andyan, ibag-iba, ganyan, mga nangingitim na part. Hindi po siya ganon. Lagi mo sinasabi, magtiyaga lang sa paggamit ng product because it takes time for you to achieve your goal din naman na magkaroon ng fair skin or fair complexion. Hindi kasi ganun kabilis. Lalo na, we are living in a tropical country. Medyo mainit dito, lalo na summer po ngayon. So, kailangan lang po ng disiplina at tiyaga sa sarili sa paggamit ng mga produktong makakatulong na pumuti yung balat nyo. Diba? So, girls, ang paggamit ng Bonnè Spa Milk Salt, you're going to use this twice or thrice a week only. Wag na pong, hindi po siya everyday. Kasi kung everyday, syempre, diba, since we're using an exfoliating product, mag-i-scrub ka ng balat mo, may tendency na masugat yung balat mo sa kakakuskus mo, girl. So, hindi siya pwedeng everyday, nagkukuskus ka dyan. Baka masugat kapag magduhoy ang balat mo. So, I don't recommend or advise you to use this daily. So, magana ka lang, mag-set ka din ng schedule mo. Kunwari, gusto mo siyang gamitin thrice a week, pwedeng MWF, ganyan. Diba, pwedeng ganun. Basta twice or thrice a week lang ang paggamit ng product na ito. Okay? Kapag gumagamit ka ng Bonnè Spa Milk Salt, huwag ka na muna gumamit ng lufa or ng soap mesh grill. Kasi syempre, nag-scrub ka na exfoliating product na to. Pag gagamit ka pa ng ganun, ayan, pwedeng masugat yung balat mo sa kakakuskos. So, kung gusto mong gumamit ng lufa, so lufa muna, huwag muna ganito. Pero pag ito ang gagamitin mo, stop ka muna sa lufa or any soap mesh para hindi masira yung balat mo or hindi masugatan. Ganun, kasi hindi naman pwedeng kuskus ka ng kuskus dyan. Merong friction at abrasion, so ang tendency, masusugat lang ang balat mo, girl. Imbis na maalagaan mong skin mo, sinisira mo lang ang balat mo. So, yon. Lagi mong tandaan, hindi pwedeng sabay. Ang gagamitin to, ito lang muna. Huwag muna gumamit ng any other exfoliating scrub or product. Meron po yung mga nagtatanong kung pwede daw gamitin tong Bonnè sa face. Yun yung number one na don'ts. Kasi, kapag ginamit mo siya sa face mo, di ba ang face nga is napaka-sensitive po ng skin natin dyan. Maninipis talaga yung skin natin around our eyes, pati dito, ganyan. Napaka-sensitive niyan. So, hindi ko nare-recommend na gamitin to. Since, meron naman nabibiling mga facial scrub out in the market na pwedeng mahiyang sa balat mo. So, yun na lang yung gamitin mo, hindi ito. Kasi ito, yung granules nito, medyo malalaki compared dun sa pang-scrub para sa face. I don't recommend you to use this product. Pang ano lang ka talaga, tawag dito, pang body, ganyan. Especially dun sa mga dark areas na gusto mong i-lighten up. Isa pa, kapag meron kang open wound, huwag ka munang mag-scrub ng skin mo, girl. Kasi, sa kakakuskus mo, sa kakakaskas mo, sa kakascrub mo, may tendency mas masugat yung sugat mo at dumugo. Imbis na maging faster yung healing ng open wound mo, syempre, mas matatagalan yan kasi laging nagagalaw. Kung gusto mong gumamit nito, pwede rin naman kaso make sure na maiwasan mo yung wound mo or mas better talaga na, di ba, kung hindi naman, kung malaki yung wound dyan, syempre, wag ka munang gumamit nito. Pero kung maliit lang naman, yun, iwas-iwas lang dun sa part na yun.
So, yun lang naman yung ma-advise ko. Isa pa, while using Bonnè Spa Milk Salt, syempre, exfoliating product nga to. So, parang makakakosya ng konting dryness sa ating balat. So, I advise you na, syempre, gumamit ng moisturizing or hydrating lotion para hindi mag-dry ang balat natin. So, that's all for this vlog. I hope you've learned a lot from me and I hope magamit niyo po yung product na to properly para mas maging effective po sa inyo. So, sa mga hindi pa po nagla-like, share, subscribe, please like, share, subscribe nga ang aking channel and pakihit na rin po yung bell button para mas updated po kayo sa mga videos na i-upload ko pa soon. So, see you on my next videos. Bye!